In many places, January 1 is day 1 of the new year based on calendar that follows the Earth's movements around the sun. But the lunar calendar upon which the Chinese New Year is based tracks time by the moon cycles. That's why people all over the world celebrate Chinese New Year on different days each year. This year, the calendar starts on February 1. Happy Year of the Tiger! So join me on this video and tingnan po natin kung gaano kabisi ang area nito. As I promise, my last video. So let's go guys! Kalok natin. Ayan. Iba't ibang klase ng mga bulaklak. So, mura $20. Ito talaga yung favorite flower ko. So, ang ganda niya. Ayan. So, na nakaraan, wala pa to, no? Sa harap ng 7-Eleven. So ngayon meron na. Ayan. How much this one? 25 each. Yeah. Ah, okay. So if you make this, this 60. How about this one? 30. Okay. So ito $20. Maganda din siya kapag malaki yung flower base mo na ilalagay. So, ang ganda-ganda. Pero, may different color siya. Fresh. At ito rin yung pagka-design. Wow, ang ganda. Grabe. Perfect siya sa decoration. So, ganun na sila kabisi. Okay, so meron siyang fresh. Last time na nakikita natin is plastic lang. Dito, yan sunflower. Sunflower. Shadow. So, ito naman, 128 ready. But, very good smell ang bulaklak nito. Tumatagal siya ng 2 linggo. Para siya sibuyas. Pero, pagka umukha na yung mga bulaklak niya, is napakabango talaga. Napakabango. And, of course, akalamansi ito, guys. Hindi siya mandarin o ano mang kalamansi. Pero, pagkatapos ng Chinese New Year, ang ginagawa dito is pinipitas, hinuhugasan at pinipreserve, nilalagyan ng salt para sa ibang klase. Ayan, tumatagal din siya pero masarap siya kapag ginagamit sa steamed fish. Yes, yan, steamed fish. So, ito naman yung mga fruits dito. Ayan, nakikita natin is pomelo and mandarin. Ito yung mandarin and sweet. Cherry. Prutas, makikita natin dito. Parang yung Pilipinas lang. So, napakaswerte sa kanila talaga yung meron silang binibiling prutas at nilalagay nila sa lamesa at preparation kasi good health and good luck daw yun. Ang ganda nitong flower na ito. Kung bibilin is, gustong gusto ko rin to kasi tumatagal siya. At isa pang information, kaya meron dahon dito na parang
Dalandan ba itong tawag dito? Pumelo. Kasi first day daw, before first day of New Year, kailangan mong maglaga ng leaves para tanggalin yung bad omens sa last year. At ginagamit nila itong pampaligo. Ito. So, yan, guys. And here, kita natin, kahit tubo, yan, ginagawang juice. Ito, naalala ko yan. Ito. Ito, Mayer. Chinese New Year na, ang mga tao hindi na magkamayaw sa pagbili ng kanilang mga gustong bilhin at magagandang bulaklak. No matter what, hindi sila nagpapatalo na maglagay ng mga decoration, ng flowers especially sa kanilang tahanan at saan sila natin. Sobrang gusto nila. Guys. So, very busy. Nung pinakita ko sa inyo nung nakaraan is walang masyadong madlang people pa dito. Pero ngayon talagang, ayan, wala nang nakabantay na urban. O, ibig sabihin ng dati kasi is malinis na yung palengke. Hindi ka pwedeng maglagay ng maraming paninda. So ngayon, hinahayaan nila ito. Ating 5 days. 5 days ito. Mag-work dito sa market. Magtitinda sila ng mga bulaklak. So, before ng Chinese New Year, magmumura na to. So, dito naman is mga frozen food. Dati. Yan. Dati, hindi pa rin ako mumura. So, ngayon nasa labas na siya. Nilalabas na nila. So, I'm gonna buy here broccoli. So, wala talaga dati, di ba? So, nilabas na nila ngayon to. Ayan, tutupan natin naman mga vegetable fruits. Talaga, grabe. Kasi gumagawa sila ng radish cake or tikoy. So, preparations yun ang ginagawa nila. Especially yung radish dito. Yun ang pinaka mabentang mas prepare nila yung magtinda ng bulaklak dito kasi last time is ang tindahan nito is sa vegetable area. So ngayon mas prepare nilang magtinda ng mga bulaklak. Kita natin, daming people. Grabe. For decorations, busy na rin. Wow, ang gaganda rin. Talaga yun. Ang dami-daming tao bumibili. Grabe talaga. Tsaka murang-mura na yan siya talaga yun. Fruit. Kiwi. Yeah.
natin malaman pang kung nilalagay sa ipitan natin sa ating paligid. Pero nilalagay din nila yan kasama sa water. Kasi, good, well, may naminin para sa kanila. $18. Grabe, di ba guys? Ang daming tao. Anong nakaraan natin? First video and second video ko. Hindi pa ganito karaming tao dito sa market. But this time, ayan, nakita natin talaga. Sabi, nakapili na ako ng 3 piraso. Ayan, nakabili na tayo guys. Beautiful. Ayan, nasubaybayan natin at nakita natin kung gaano kabisi talaga. Ayan guys, at ako talaga nakabili rin ako ng flowers at hindi ako nagpatalo at bumili nun talaga ako kasi every year din naglalagay ako ng mga bulaklak sa bahay para daw sa ano yun prosperity or good luck. Ayan, kaya kailangan may flower ka din sa bahay kahit hindi ako Chinese, pero every year naglalagay din talaga ako. So, thank you so much guys ulit at abangan ang susunod pang muli yung ating pagpasok sa bahay na magkukonhe-konhe patchay tayo sa preparation at gathering naman ng mga employer natin. So, abangan ang susunod and thank you so much guys and don't forget to hit the notification bell ulit and do subscribe more and please like and share. Thank you and God bless. Bye-bye.